LeBron James, Anthony Davis, and Russell Westbrook huddled up on a phone call recently to express their commitment to one another and vowing to make it work. Yan nga ang latest report ni Chris Haynes sa sitwasyon ng Los Angeles Lakers. Nag-usap nga daw ang big three nila at nangako to make it work. Papaganahin ang kanilang team kahit ano pa ang sakripisyo na kailangan nilang gawin. As long na ito nga daw si Westbrook ay parte ng team ng Los Angeles Lakers. Well, sa totoo lang mga idola, narinig na natin itong ganitong balita. Particularly nga mga idola, nung kakatrade pa nga lang neto ni Russell Westbrook sa team ng Los Angeles Lakers na nagkaroon nga daw ng pag-uusap itong si Westbrook, si AD at si LeBron sa bahay neto ni LBJ at gagawin nga daw ang mga sangkripisyo ng inakailangan para nga mapagana ang kanilang big three. At ano nakita natin mga idol nung season nila? Wala, failure, wala ngang nagsangkripisyo. Hindi nga nila napagana ang kanilang big three. Hindi nga rin umubra ang kung anumang plano nila, ang anumang strategy nila. Tapos eto nga na naman mga idol, nag-usap na naman nga daw sila ng ngako na magsasangkripisyo na gagawin nga ang lahat to make it work. Kaya naman mga idol, napanghihinaan na ng loob ang mga Lakers fans. Hindi pa man nag-uumpisa ang season ay tapos na nga daw ang kanilang season. Ano pa ba daw ang kanilang inaasahan kapag ni-run it back nila ito? Kitang-kita na nga daw nila with their own eyes ang resulta ng paglalaro ni Westbrook kasama ni LeBron at ni Anthony Davis. Wala nga daw silang mararating kapag tinuloy nila itong plano nilang to. Pero on the other hand mga idol, meron pa rin namang iilang mga Lakers fans ang nagsasabi, give him a chance. Bagong coach, bagong roster na nga daw ito, completely different from last season, mas bata at mas athletic. Kaso ang problema mga idol, iilan lamang ang mga Lakers fans na gusto itong si Westbrook na bumalik sa Lakers. Pero kung kayo mga idol ang tatanungin, good move or bad move, eto nga ang pinaplano ng Lakers. Komento nyo lamang ang inyong mga opinion. At pag-usapan naman natin ang mga idol, etong si Keegan Murray na nanalo ng MVP. Summer League MVP mga idol, nag-average siya ng 23.3 points per game, 7 rebounds, 2 assists and 1.3 steals, 50% shooting sa field, 40% sa mga 3-pointer at 80% sa kanyang mga free throws. Diba't nasabi nga natin mga idol nung nakaraan na ibinalita natin na dapat bigyan natin pansin itong si Murray. At kitang-kita naman natin mga idol kung bakit nga talaga dapat nating bigyan pansin itong rookie na ito. Nanalo lang naman siya ng Summer League MVP. Ito namang si Bronny mga idol ay nagpakitang gilas nga sa harap ng kanyang tatay. Nagtala nga siya ng 28 points, 6 assists, 3 rebounds, 5 threes at 55% field goal percentage. Panorin natin ang ilang mga highlights niya. At para na nga sa ating panghuling balita ng mga idol, Washington Wizards pinaplanong sumali sa Kevin Durant's sweepstakes. They could make a major push nga daw mga idol para kay Kevin Durant. Kaso ang problema, sino ang ititrade nila? Sino ang asset na magugustuhan ng team ng Brooklyn Nets? Hindi naman din ganun kadami ang kanilang first round pick kagaya ng New York Knicks na 8. Kaya ang tanong, ano ang ibibigay na asset na itong Washington Wizards na mapapa-oo itong si Sean Marks? Pero hindi naman natin sila masisisi mga idol na sumubok, wala namang masama at wala rin namang mawawala sa kanila kapag sinubukan nga nilang kuwanin itong si Kevin Durant. Pero sa ngayon mga idol, yan na lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!